6 a.m. in the morning dito po sa Hong Kong at may na-receive po tayong balita na may na-terminate po na kapwa natin OFW dito sa Hong Kong. Tinerminate po siya ng kanyang amo 12 a.m. in the morning. So tatawagan po natin siya, mga kababayan, para alamin yung kanyang sitwasyon. Ibibigay daw ng agency kasi binubok daw po. So tinerminate ka ng amo mo 12 a.m. kanina ng madaling araw? Opo po, 11:30, ganun po, magka-12 na. Anong nangyari? Eh, kasi nga po, ano, di ba po, galing ako sa doktor. Oh. So, po, 24, nasa doktor po. Kung lumabas po ako ng 24 ng alas 9 ng gabi. Oh. So, sabi po, nung umuwi ako, nakisiusap ako na pwede ba hindi ako magtrabaho ng 25. Mm. O ayaw mo naman, ako na lang magbayad siya ng Monday. Mm. Eh, so, gusto niya, wala daw, ako lang daw po gumawa ng gano'n at hindi daw sila pumayag. Kasi sabi ko, masakit pa yung tagiliran ko. Kasi nga po, may problema po ako sa lower abdomen ko. Nasakit. Mm. Eh, di yun po. Ang ginawa ko, hindi ako nagtrabaho. Oh. Eh, hindi po nagtrabaho kasi nga po, yun, nag-away na po kami ng babae, ganun-ganun. Eh sabi ko, nakikiusap ako, pero hindi mong pagbigyan, ganun-ganun. Hindi po nagtrabaho. Pero kasi since nag-away kayong dalawa ng amo mo. Pero nung, di ba, nag-stay ka ng hospital, di ba? Well, hindi ka ba nakakuha ng sick leave sa doktor? Kasi importante yung sick leave mo. Meron po ako sick leave po, kaya lang po, yung sick leave ko na po na yun ay 2 days lang, tapos yung 2 days po na yun ay ginamit ko pa nung 23 at 24, so 25 po, wala po silang binigay sa akin. Oh, okay, 2 days lang ang binigay ng doktor sa'yo na sick leave mo. Opo, pero nasa doktor pa po ako noon. Nasa doktor ka pa nung ano, sino nag, si, doktor ang nagbigay? Ano yung nakalagay sa sick leave mo? Nandito po sa akin yung may papel po eh. Tapos, so, ang yung 25 daw, hindi daw po yun bibigay ng amo ko. Kasi nga daw, wala daw yun sa sick leave. Pero naman sa akin kasi nakiusap ako kasi ang sakit pa ng tagiliran. Sino nagsabi sa'yo na hindi ibibigay sa'yo ang 25? Sino nagsabi sa'yo na hindi sa'yo ibibigay yung ano, yung 25? Yung amo mo? Yung amo ko po, kasi daw po, ang nasa kalagay daw po sa sick leave ko ay 23-24. Sabi ko, masakit niyang tagiliran ko. Pero magtatrabaho ko, huwag niyo ako ipoy. Sabi ko gano'n. E di sabi ng amo ko, hindi pwede. Tapos ang ginawa ko, hindi po ako nagtrabaho. Sabi ko, sige, kung anong gawin niyo sa akin, okay lang. Hanggang sa nagalit sa akin, nagsagutan kami, gano'n. Yun na yun. Tapos nung natalabas po ako, umalis po ako sa bahay para lumabas, tapos ang ginawa ko, pinak mo na yung gamit ko para for safe na lang. Kasi po, nagsasagutan na kami. Kaya lumabas po ako kasi wala po din yung amo ko. Ang natira lang doon sa bahay, yung babae. Mm. Eh baka po anong mangyari sa akin at anong mangyari sa kanya. Eh siyempre, hindi rin po ako patalo. Ang ginawa ko, lumabas ako, pero ang ginawang gamit ko, sinig ko muna. Mm. Para sa safe po. Eh, alam ko naman po yung mga Chinese ay hindi natin alam, di ba po? Mm. Ginanon ko. Tapos, umuwi po ako sa bahay. Pag-uwi ko, kinausap po ako ng amo kong lalaki na para daw sa ikakabuti. Ako daw mag-terminate daw po ng kontrata. Sabi ko, hindi. Kung gusto niyo ako i-terminate, i-terminate niyo ako. Hindi ako magbibigay ng termination. Kayo na lang. Tapos sabi ko, para sa ikakabuti. Sabi ko, natanggap ko naman kung terminate niyo ako eh, kasi wala naman ako magagawa. Kayo yan eh. So, kagabi, natutulog na po ako, bagla akong ginising ng amo kong lalaki. Eh, ganito daw po, kailangan daw po, ganito, wala naman daw siyang magagawa kasi under nga siya ng babae. So, sabi ko, hindi ako pipirma, basta kukunin ko yung nararapat kong kunin. So, binigay naman, pero yung ticket, hinahanap ko, sabi niya, hindi ka ba nakakaindi yung ticket ay nasa agency. Ang agency ang magbubuking kasi under ka ng agency. So, yung agent ang kukuntak sa'yo bago mag-14 days. Sabi nga nun po. Okay. Kumusta na yung health mo? Anong sinabi ng doktor? Eh, yung doktor ko po may sabi po. Kasi sa August 8 po, may dadating po na sulat po sa bahay para ultrasound po ako. Eh, sa ngayon po, wala na kasi uwi na lang din ako sa Pilipinas. Ganun. Kung papala rin pa ako makahanap ng amo within 14 days, go ako bago ako umuwi ng Pilipinas. Kung hindi na, uwi muna sa Pilipinas. Uwi ka muna sa Pilipinas at magpahinga. I-try mo nga sis yung ano, yung OFW hospital dyan sa Pampanga. Tignan natin kung i-accommodate ka.
Nasaan ka sa Opo. taga saan ka sa atin? Kompleto po sa akin. Kompleto po yung mga ano requirements ko galing sa ospital. Kasi na-confine po ako eh. Kasi Pero pumuntik na talaga ako matibok eh. Kasi ang nangyari po sa akin, sumasakit, nawawala. Tapos bilang sumakit ng todo, umiyak nga po ako ng todo eh. Sa harap ng maraming tao kasi din sa bahay may bisita. Ano sabi sa iyo ng doktor? Kasi nung minsan mayroon kaming tinulungan na ganyan din, same case sa iyo na sumasakit yung tagiliran. Ano siya? Agad siyang inoperahan dito sa Hong Kong. Ay hindi po ako kasi po nakita po sa X-ray ko, in-X-ray po ako tapos X-ray po yung lower abdomen ko, tapos chinek po dugo ko tapos ihi. Wala po silang makita. Clear po lahat. So, ang nangyari po, kailangan ko daw po mag-ultrasound. Yun po ang hinihintay ko. Eh kaso, pagdating po dito, kailangan pa po, ano, schedule. Kaya hindi agad-agad po ako ma-ultrasound. So, anong balak mo niyan? Pag uwi mo ng Pilipinas, sabi mo, uwi ka muna ng Pilipinas. So, ano ba? Taga saan ka sa atin? Sa Mindoro po ako eh, pero may bahay po ang kapatid ko sa Laguna po. O sige, i-try mo yung sinasabi nilang OFW hospital, ma'am, tignan diba natin. Ma'am, di ba po yung OFW sa Pampanga, ma'am? Eh, di ba ano yun? May atraso yun? Yung ano, yung atraso. Wala namang atraso yun, sis. Kaso lang, ano, kailangan mong, ano, pang OFW talaga yun. Kaso lang, wala daw silang kliyente doon. So, i-try mo kung makakapasok ka doon. Kasi kumpleto po ako ng, ano, kumpleto po ako ng mga, ano ko, galing sa doktor. Okay. Lab lang po. Pero, kasi, malapit kasi naman po, siguro. Opo, malapit lang po. Magkano lang din ang pamasahit po galing Laguna papunta Pampanga. Eh, ayun nyo po, tatry ko. I-try mo kung ano, yung ano nila doon. I-add Opo. Mo kami sa messenger para ma-monitor namin kung talagang kaya kanilang i-accommodate. Pero, ngayong araw na ito, saan ka tutuloy? Wala nga po akong matuluyan eh, pero sabi po nung may nag-chat po sa akin, punta daw po ako sa migrant daw po. Mission for migrants. Punta ka muna ng central, pero itry mo kung siyempre i-ano ka nun, i-accommodate ka niyan. Ang mission yan naman ang ano obligasyon nila. Hindi, yun naman okay. Ang mission is yung tumulong sa mga OFW dito sa Hong Kong. So okay. Ngayon 6 o'clock na, pwede ka nang lumarga. Okay. Lumarga papuntang Central. Doon ka na lang, tingnan mo kung ano, bukas sila doon. Ikukunin ka nun kara habang naghintay ba ako ticket ko. Pero habang naghintay ako ng ticket ko, mag-a-apply ako. Di sayang naman kasi yung araw ko, ticket lang naman yung hintay ko eh. Sabi ko, kung pala rin pa ako, di okay. Kung hindi, di ko uwi na muna ng Pilipinas. Oh, sige. Uwi ka muna ng Pilipinas. Magpahinga ka muna kasi ganyan. Nakuha mo bang severance pay mo? Binigyan ka nila ng severance pay or yung as in na 1 month notice saka 1 month salary lang nakuha mo? Opo, yun lang kung binigay sa akin, 1 month notice at saka 1 month salary ko, tapos yung food allowance 100. Tapos yun yung ano, yun annual leave mo, nakuha mo ba? Annual leave ko po, nakuha ko po. Nakuha, binigay sa'yo, nakauwi ka na ng Pilipinas. O, sige, okay lang yun. So, yung problema ngayon is yung plane ticket mo lang, sis. Opo, yung plane ticket ko lang po, yung agency ko daw po magbo-booking nun eh, kaya yung agency ko dun po yung kung ano yun, ang paproblemahin ko. Okay. Sige, i-contactin ka namin ulit mamaya kung anong pagdidesisyonan kasi may sinadyas si Alma sa'yo na kung pwede, ipatuloyin ka muna sa Tune Moon, lalo ganyan, may sakit ka. Pero kung alam yung Tune Moon? Yung ano, yung tahanan ng ano, ng tahanan yun ng ano, ng founder ng social justice. Pero kung ano, kung i-accept ka nila dyan, kung may space ang mission for migrant workers, dyan ka na sa mission para maasikaso din yung kaso mo sa at tingnan natin kung anong pwedeng assistance na ibigay ng taga-mission sa'yo. Okay, basta keep po, basta keep in touch na lang at ingatan mo yung health mo, sis, kasi health kaya is wealth. Tapos kasi ma'am, may orthopedic din ako. So yung tuhod ko, ano, 2 buwan akong pinakalapad. So gumaling din po, pero may orto ako sa ano 2025 pa, kaya
May Sa awa ng Diyos. problema ka rin sa tuhod, yung sa buto Pero sa po ma'am, tuhod. sa awa ng Diyos ma'am, gumaling po siya. Kaya wala na po Okay. akong problema. Okay. Sige. Alam mo, pag-uwi mo sa Pilipinas, kasi nung 3 weeks ago, meron kaming napauwi din doon, may napauwi din kami sa ano, sa Pilipinas. Kaso Apo lang, ma'am. ano siya, naggagamot din siya ngayon. I-try mo sa mga public hospital sa atin, kasi kapag OFW ka, free ka sa ano, sa expenses doon. I-try mo, may PhilHealth ka ba? Meron po ako, ma'am. Kumpleto po ako. Oh, okay. Kung may PhilHealth ka, okay yan. Pero itry mo rin ha, yung ano sis, yung OFW hospital na sinasabi nila. Okay, ma'am. Sa Pampanga po. Oh, sige. Bukas, ma'am. Itry mo. May way sila kung paano mag-book online. Tignan natin, ha? Opo, Kasi ma'am. yung napauwi namin galing Masbate noong 3 weeks ago, ayaw niyang pumunta sa OFW hospital kasi nga po, malayo daw siya. Eh, sa Opo, ma'am, kasi probinsya. meron din pong napanood, ma'am, napanood yata po yun sa news na nagkaroon ng problema. Pinatul po ata po yun. Hindi naman nagkaroon ng problema. So, yung ano kasi noon, kompleto sa facility yung OFW hospital, sis. Okay, ma'am. Kaso lang, ano, wala daw silang pasyente kasi bibihira silang mag-accept. So, tignan natin kung nabago ba ngayong na viral itong OFW hospital, sis. At sige, ma'am. Alam ko po yun sa Pampanga dahil dati po ako nagtatrabaho doon. Alam mo yung mismong lugar, sis? Opo. O, okay. O, sige, sis, ha, keep in touch at saka, ano na, alas 6 na Ma'am, pala ng paano pag wala umaga. akong matuluyan mamaya doon sa Mission Migrante? Eh, Punta po. kapag wala ka matuluyan mamaya sa Mission for Migrant Workers, tumawag ka ulit sa akin. Opo, ma'am. Sige, ha? Salamat po, ma'am. Okay, you're welcome. Okay, Sige. Ano ha, ingatan mo ang sarili mo kasi dito okay, sa ibang ma'am bansa, po. Tayo lang yung ano. Sarili mo lang Okay. talaga ang kakampi mo, ha? Kaya nga po, ma'am eh. Salamat po. Okay. So, ayun na mga kabab. So, ayun nga po mga kababayan, no. Yan yung kaaga-aga, alas 6 pa lang tinawagan ko, kagigising ko. Kasi itong kababayan natin, yung humihingi ng tulong, may nagkasakit po siya. At 2 araw po siya sa hospital. Ngayon, pagka-uwi niya sa amo, siyempre natapos na yung kanyang sick leave na gamit niya sa hospital. Hindi pinayagan ng amo na hindi magtrabaho sa araw ng Lunes, mga kababayan. So, ganyan po kahirap ang buhay dito sa ibang bansa, mga kababayan. So, sa inyo na may mga kamag-anak o ina or ama dito sa ibang bansa, bigyan nyo pong halaga yung perang kanilang pinaghihirapan kasi ganito kahirap dito sa ibang bansa. Pag nagkasakit ka, wala kang kakampi. Sarili mo lang yung kakampi mo, no? Okay pa kung tulad namin na merong mga tulad namin mga organized group na tumutulong sa mga kapwa natin OFW. Paano sa mga bansang walang ganitong grupo, mga kababayan, tulad lalo na dyan sa mga Middle East, no? Ang daming namamaltrato, ang daming nagkakasakit, pero wala silang mahingian ng tulong kasi wala silang group na katulad na dito sa Hong Kong, mga kababayan. So, yun lang po mga kababayan. Pinakita ko lang po kung ano yung sitwasyon ng isa nating kababayan na tinerminate 12 a.m. in the morning. Walang pusong amo. Sige?